O, andito ka na naman. So, ibig sabihin, tapos mo na ang iyong introduction na ihabol mo sa deadline at napakagaling mo. Okay? And ngayon, naghahanap ka na kung saan-saan, kung kani-kanino, kung paano mo maikakram naman ngayon ang iyong review of related literature. Don't worry, I got you in another cramming session. This is Gerald Chu and this is Research! Okay, so kapag sinabi nating review of related literature, yung pinakasimpleng explanation nito ay i-compile mo lang or pagsasama-samahin lahat ng mga researches, theses, or any scientific paper or literature na related dun sa topic na inaaral mo. Sa paggawa natin ng review of related literature, magkakaroon tayo ng idea kung ano na ba yung alam tungkol dun sa topic at kung ano yung mga hindi pa alam na pwede ninyong i-explore. Dito, malalaman ninyo kung ano ba yung mga relevant na theories, ano ba yung magandang methods na pwede ninyong gamitin or i-adapt dun sa research ninyo, at kung ano pa ba yung mga research gaps na pwede ninyong i-explore dito sa inyong topic. So siguro nalilito kayo ano ba yung pinagkaiba ng review of related literature at review of related studies. Kapag sinabi nating review of related literature, ito ay yung mga literatura, panitikan. So kasama dito yung mga news articles, mga books, mga newspaper, or mga news articles. Kapag sinabi naman nating review of related studies, ito yung mga studies, mga researches, theses, dissertations, journal articles, at iba pa. O simple pa, di ba? Nakakaya mo pa, di ba? Andito ka pa. So basically, yung review of related literature ay tinutulungan tayong ma-familiarize yung sarili natin dun sa topic. Kasi, di ba usually, pag nagsisimula tayo, wala pa tayong masyadong alam about the topic. Pero habang gumagawa tayo at nagbabasa ng mga related studies, mas naiintindihan na natin kung ano ba yung mga na-explore na ng ibang researchers, ano na ba yung mga na-discovery nila, at ano pa yung mga hindi nila alam about this topic. Ang isang magandang review of related literature ay hindi lang basta nagsasummarize, okay? Hindi siya copy-paste. It's a big no-no, okay? Dito, kailangan ninyong i-analyze, i-synthesize, at i-evaluate yung mga related researches, literature, at malaman ninyo kung ano ba yung mga usually na sinasabi nila, ano yung mga sinasuggest nila, ano yung mga na-discovery nila about this topic, at ano yung mga sa tingin nila ay dapat pa nating i-explore. So ngayong mas naiintindihan na ninyo yung kahalagahan nitong ating review of related literature, let's now proceed to my tips, techniques, and life hacks para magawa mo na ang iyong review of related literature. So itong mga tips na ibibigay ko, ito talaga yung mga ginagamit ko na techniques pagdating sa paggawa ko ng review of related literature. Para sa akin kasi, ito yung pinakasimpleng paraan, pinakamadali, at the same time organized and maganda naman yung kinalalabasan. So halimbawa, pinapagawang kayo ng review of related literature at meron na kayong research title pero hindi kayo binigyan ng format as usual. Ano pa bang ina-expect mo? So don't worry, I got you. Huwag kakabahan, kalmahan mo lang. Okay, so tip number one, kunin mo ang iyong research title and dissect it. Ibig sabihin, i-divide natin siya into different keywords. So halimbawa, itong research title ko noon na pinamagatang Tokhang, a phenomenological study on the lived experiences of Filipinos in a drug-exposed community that involves extrajudicial killings. Ito, pwede ko siyang i-dissect into three parts. Una, we have yung lived experiences of Filipinos. Next, ay yung drug-exposed community. And lastly, we have extrajudicial killings. Ito ngayon yung tinatawag nating keywords ng aking research title. So basically, ito yung mga i-input ko dun sa search engine katulad ng Google Scholar para makahanap ng related literature. Pwede rin ninyong ilista yung iba pang mga salita, terms, concepts na related dito sa mga keywords na ito. Halimbawa, pwede kong ilagay yung drug-exposed community,
Philippines, Filipinos, extrajudicial killings, stockhang, illegal drugs, war on drugs, etc. So kapag magre-research kayo, pwede ninyong i-combine-combine itong mga ito. For example, ilagay nyo extrajudicial killings in the Philippines. Ganon. O kaya, illegal drugs in the Philippines, war on drugs, Filipinos, extrajudicial killing, war on drugs. Sa ganitong paraan, lalabas yung mga related studies na maaari ninyong gamitin for your related literature. So, syempre, as expected, hindi naman lahat ng lalabas dyan ay related dun sa study mo. O kaya, hindi naman lahat kaya mong basahin, di ba, with the given time. So, importante na malaman mo kung ano ba yung dapat mong pagtuunan ng pansin, ano ba yung relevant, ano ba yung significant para dun sa iyong research. Dito, maiwasan mo rin yung tinatawag nating information overload. So, yung life hack ko dito is read the abstract first. Bago mo basahin yung buong paper, yung buong study, make sure na basahin mo muna yung abstract. Sa abstract, makikita mo yung pinaka-synthesis nung isang research. Makikita mo dito kung tungkol saan ba yung research niya, ano yung methods na ginamit, ano yung mga significant findings nila, at ano yung conclusion dito sa research na ito. And very efficient ito kasi yung abstract natin ay usually kalahating band paper lang at isang paragraph lang. So, isipin ninyo, imbis na basahin nyo yung ilang pages na research, pwede nyong basahin or malaman kung ano yung laman ng isang research by just reading the abstract. So ngayon, kapag nabasa nyo na yung abstract and feeling nyo hindi siya masyadong maganda or hindi siya masyadong related dun sa study ninyo, at least pwede na kayong mag-proceed without wasting your time sa pagbasa ng buong paper. Mindset ba mi? Mindset. Next tip, take note as you read. Mi, dapat efficient tayo dito, dapat productive tayo dito, okay? So para sa akin, ito yung pinakamaganda naisip ko sa buong buhay ko when it comes to writing review of related literature. So habang nagbabasa ka, at least hindi nasasayang yung oras mo kasi nakakapag-note ka na kung ano ba yung mga importante about dun sa mga related researches na nahanap mo. So usually, gumagawa ako ng tatlong column. So ito yung halimbawa ng tinatawag natin na RRL matrix. So dito meron tayong tatlong column na kung saan nandito yung title, main findings, at saka yung link. So dito kinocompile ko lahat ng mga nahanap ko na mga related studies, literature, para hindi na ako mahirapan balikan sila. So dito sa title, ilalagay ko lang yung research title. Sa main findings, kinocopy-paste ko lang yung mga importante na nalaman nila, important arguments, etc. And then lastly, yung link. So kayo, pwede nyo rin dagdagan yung column, depende sa kung anong sa tingin nyo yung importante pang i-take note about these researches. Pwede kayong maglagay ng strengths, weak points, etc., etc. Take note, hindi pa ito yung aking review of related literature talaga. Ito ay magiging guide ko lang sa pagsulat ko ng aking review of related literature. So, ang dami ko na na-encounter sa audience ko na nagsasabing nahihirapan na silang i-trace pa yung kanilang mga related literature kasi hindi nila na-note yung mga link ng references nila. So dito, naka-compile mo na siya kaagad, di ba? So kapag kailangan mo ng reference list or gagawa ka na ng iyong bibliography, meron na. Hindi mo na kailangan magpakapagod na hanapin pa isa-isa ulit yung sa iyong review of related literature. So as a professional grammar, dapat alam mo that you have to work smart, not work hard kasi wala na tayong time. Next, organize your related studies and literature. Hindi pwedeng sabog-sabog yan. So base dun sa na-take note ninyo, dun sa inyong pagbabasa ng mga related literature, i-analyze ngayon ninyo kung ano ba yung mga importante, ano yung mga significant na nalaman ninyo about this topic. When it comes to trend or patterns, meron bang approach na parang sikat na ginagamit nitong mga related literature na nabasa mo? Or baka meron ng updated version nitong approach na ito na mas tinatangkilik na ng mga bagong researches? When it comes to the themes, ano ba yung mga questions na laging tinatanong nitong mga related literature? Or ano ba yung mga concept, mga ideas na ine-emphasize nitong mga related literature? So dito, may emphasize mo rin yung mga similarities. Ano ba yung mga pagkakapare-pareho dun sa mga sinasabi na itong mga related literature? Importante din na i-take note mo yung mga yon. And at the same time, syempre kailangan mo rin i-take note yung mga debates, contradictions, at yung mga differences nitong mga related studies. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung sinasuggest nitong isang research na kinokontra naman ng isa pang research?
And yung pinakamahalaga sa lahat, sa buong pagbabasa mo, ano ba yung mga na-take note mo or napansin mo na parang wala silang masagot about this? Parang hindi pa masyadong na-explore itong part ng topic na ito. Ito yung tinatawag natin research gap. Next, gumawa ka na ngayon ng iyong RRL outline. Ito yung magiging guide mo sa pagsulat ng iyong research paper. May iba't ibang paraan para sa paggawa ng outline ng iyong review of related literature. Pwedeng number 1, chronological. Ito ay yung paggawa mo ng outline from the oldest na nahanap mong related literature papunta dun sa pinaka-latest. Next, pwede ring thematic kung gusto mong isynthesize yung mga magkakapareho at umuulit na mga concepts sa iba't ibang research. Pwede ring methodological na kung saan iko-compare mo, isynthesize mo yung iba't ibang methods na ginamit dun sa certain topic ng iba't ibang studies. Lastly, we have theoretical na kung saan pwede mong i-discuss, i-compare, i-synthesize yung iba't ibang theories, models, and research concepts na ginamit sa iba't ibang research. So habang nagbabasa-basa ka ng mga related studies and literature, make sure na ginagawa mo na rin itong iyong outline para hindi sila lumipad sa isip mong para parang hindi siya, uy, isip mo pero mapigsab na. And last but not the least, syempre, write your review of related literature, okay? So, alam naman hindi, di ba? So, yung usual na sinusunod sa format sa paggawa ng ating review of related literature ay may tatlong parte. We have the introduction, the body, and of course, our conclusion. So, para sa inyong introduction, sasabihin niyo lang kung ano ba yung focus at kung ano ba yung purpose, significance nitong inyong review of related literature. Dito pwede ninyong i-highlight yung context kung ano na ba yung status ng topic na to, marami na bang alam dito or konti pa rin, ano yung mga gaps na hanggang ngayon hindi pa rin na-address about this topic, and of course, bakit ito mahalagang ma-i-address. Next, para sa ating body, mami, dito na natin i-discuss yung hinati-hati nating title kanina. So, yung hinati-hati nating research title kanina, yung mga words or concepts doon, yung pwede nating gamitin as our key points. And then, sa ilalim ng bawat points, pwede pa tayong maglagay ng ating subheadings for our discussion. And dito sa ating subheadings, hindi lang tayo basta magsasummarize, okay? Hindi tayo magkaka-paste. Dito tayo magsisynthesize, evaluate, and give our own interpretation base dun sa nabasa natin. So dito pwede nating i-highlight kung ano yung pagkakapareho nila, saan sila nagkakaiba-iba, ano yung strengths ng bawat related literature, and ano yung mga weaknesses nila. And ultimately, paano nakakatulong itong mga related studies para masagot natin yung ating research question. Para sa ating conclusion, isa-summarize mo na lang yung pinaka-importanting findings nitong ating mga related literature at kung ano yung significance nila dun sa iyong topic and of course to your research. And there you have your review of related literature. Kaya mo, ang galing mo. And of course, para sa inyong nagstay hanggang dulo ng video na ito, syempre meron akong bonus na life hack para sa inyo when it comes to writing your review of related literature. But before that, of course, make sure that you follow me on my social media accounts at shudas_ on Instagram and Twitter and at jalalshu on TikTok. At syempre, alam nyo naman, di ba, ang secret para hindi tayo nagkaka-major revisions, make sure na mag-like kayo, comment, and subscribe to this YouTube channel. Okay? Comment kayo manifestation dyan. Go! Ignore to? Alam nyo na yan. Ignore to? Perfect. So, kung nahihirapan kayong humanap ng related literature, eto yung pinaka-tip ko para sa inyo. Okay, so for example, may nahanap kayo na isa lang na review of related literature, tapos wala na kayong mahanap na iba pa. So, punta kayo ngayon doon sa bibliography ng related literature na nahanap ninyo. And then, there you have a list of possible related literature na pwede ninyong bisitahin, basahin, and ultimately gamitin para sa inyong research. Ito ay yung tinatawag nating bibliography or reference mining. So sa pagbisita nyo dun sa bibliography ng related study na yon, maaaring makahanap kayo ng mga magagandang discussions, magagandang findings na posibleng hindi nalagay ng related study dun sa research niya, pero mahalaga pala siya para dun sa paper mo. At least ikaw, nahanap mo siya, di ba?
Mindset ba, may mindset? So that's it! Ano pang hinihintay mo dyan? Magsulat ka na ng iyong review of related literature. Again, I am Gerald Chu, your resident YouTube research groupmate, bringing out your confidence in science, and this is Research Tutorial.